You know, magandang araw mga kabaste, at welcome back to Bastis Love Channel. And for today's video is magta-try tayong mag-commute using public bus. And good news sa ating mga kabaste, free o libre ang bus dito sa KL, no? So kailangan lang nating alamin kung aling ruta yung ating tatahakin. Okay mga kabaste. At Saturday ngayon, so due to heavy workload, kailangan nating pumasok. Na-requestan tayo ng ating supervisor na pumasok. At para na din hindi tayo mahirapan itong darating na week kasi masyadong madami pinapagawa sa trabaho. Okay mga kabaste, so tara, let's go, samahan nyo ako. At ayan na nga mga kabaste, andito na tayo sa bus station sa TT Wangsa. So ayan, makikita nyo yung mga bus na yan, green bus na may nakalagay dyan sa itaas, oh. Per Kid Matan Bus per Puma, ibig sabihin ng per Puma is free bus, electric bus siya, so ba kaya libre. So ang kagandahan sa nakuha nating lugar, ito yung condo natin, so sa baba niya is bus station. So yung mga free buses dito, may kanya-kanyang ruta yan mga kabaste. So sa dito nga sa side na to, ayan naman yung mga, kung sa atin sa Pilipinas ay kung tawagin nila ay provincial buses. So sa probinsya ang ruta ng mga bus na yan. So going back dito mga kabaste, sa mga bus na yan, may kanya-kanyang line yan. Nire-recommend ko, i-download nyo, flash ko dyan sa screen nyo, yung app na tinatawag na Moovit. M-O-O-O-V-I-T. So makita nyo dyan sa screen nyo. So ang kagandahan sa app na yan, kapag nilagay mo yung destination na pupuntahan mo, is bibigyan kanya ng option papunta sa pinakamalapit na LRT, monorail o MRT. So free buses at saka paid bus. So pwedeng paglakarin kanya sa pinakamalapit na station, then dun ka nalang mag-aabang. So makapamili ka sa may bayad, sa wala, o sa maikling ruta. So it's up to you, option mo yun, ano, mga kabaste. So yan, so itong free buses dito sa Malaysia, sorry, sa Kuala Lumpur, sa KL, ay may tatlong line. Dito pala, ang available sa, sorry mga kabaste, ang available dito sa station na to, malapit dito sa condo ko, ay tatlong line. So we have the blue line, the red line, and the green line. So according sa Moovit app, ang kailangan kong sakyan ay blue line. So medyo marami nang build up ng tao doon, wala pa nag-uumpisang umalis. Ano mga kabaste? So tara, samahan nyo ako at hintay tayo na may mga, ayun yung monorail, oh, kung makikita nyo. Yun ako sumasakay. Pero susubukan natin itong free bus. Okay mga kabaste, so let's go! So ayan mga kabaste, no? So umalis na yung bus. Medyo puno siya kaya hindi tayo sumakay. So kung mapansin nyo, green line yung hilera ng bus na yan. And itong gitna is red line. Then this one, ito nasa tabi, ay blue line. Okay? So antay tayo ng konti dito sa blue line. So ayan na mga kabaste, no? Sakay na tayo sa bus. So ayan na nga mga kabaste, no? Yung bus, hindi ko na na-videohan yung pagbaba natin dahil sa sikip doon sa bus. Ito nga yung bus station dito sa My Life Center. And ayan ang office natin. So swerteng swerte tayo. So it took us around mga 5 minutes lang travel time going sa office natin, ano? So ito yung mamayang hapon, pagpauwi, tatry natin. Dito din tayo sasakay kasi yung bus na yon, yung free bus na yon, ay doon din siya iikot o doon din siya magtatapos sa sinakay natin sa main station niya doon sa May TT Wangsa. Alright, so lakad lang muna ako ngayon pumunta sa office ko. So pakita ko din sa inyo yung loob ng office.
Hindi ko lang kasi no kayo matutor kasi kung tutusin bawal naman talaga. Okay mga kabaste. Ayan na nga mga kabaste, andito na tayo sa aking office. So tayo pa lang nandito, wala pa yung mga kasama natin na mag-overtime din. So click ko lang yung screen, pakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko, okay? Right. So ayan mga kabaste, no? So andito na tayo sa Malaysia. And ang work natin dito ay tayo ay isang electrical designer. So working tayo sa isang engineering consultancy firm. Hindi ko na lang banggitin yung company name. And ang client natin ngayon ay isang malaking oil company sa Saudi Arabia. So right now ang trabaho ko ay nasa 2D ako ngayon drawing, so detail ng isang ilaw. Okay, so last week nagawa ko na yung 3D model niya. So ngayon naman ay gagawa tayo ng detailed drawing para madaling ma-install sa site. So kasama na din dyan yung mga materials, no? So yan mga kabaste ang ating trabaho dito sa Malaysia. At ayan mga kabaste, no? So lunch break na and at tayo dito sa kinakainan ko. So ito, malapit lang to dun sa office building ko. At ito ay kung sa atin ay turo-turo. So dito nga ako madalas kumain, dito kay ate. Ayan. So kain ulit tayo dito, no? Okay, bukas pala sila pag Saturday. So ganun yan yung mga pagkain dun. Ayos mga kabaste, so kain muna tayo. At order lang kay ate. One rice please. Chicken and fish. So ito mga chicken din. So ito yung paborito kong gravy na maanghang. So okay na okay sa akin yan. Okay, kain muna tayo. So ayan kabaste, walking back na tayo sa ating office. At tapos na yung lunch natin. So all in all, binayaran ko lang chicken with rice, gravy yung tawag nila sa sauce eh. So iba't ibang klaseng gravy yun. Chicken, rice, at saka tea, iced tea. Nagbayad ako ng 8 ringgit. So 8 ringgit, that is equivalent to 11.50 ang palitan niya yun eh. So sa 10, so siya ay 88. So nasa 92 pesos. So ayun yung budget ko. So sa isang araw sa food, magastos ako ng 16 ringgit. Kasi 8 din yung nagiging dinner ko. Tapos breakfast naman, bread lang tayo at saka counting spread, no? So okay na, balik nga tayo sa work. At mamayang hapon, sakay ulit tayo ng free bus. Okay, thank you. You know, time check mga kabaste. It's 4:05 in the afternoon. So, ang tayo. Uwi naman para magpahinga. No, so, punta tayo dito sa bus stop uli. At subukan natin sumakay uli ng free bus pa uli. Tingnan natin yung situation kung masigip ba o maluwag. Kasi ang isip kong idea is sa umaga, free bus ako kasi maaga akong umaalis sa bahay para maaga makapag-in. And then sa hapon, doon na lang ako magte-trend, ano? So sa trend kasi, ang bayad ko is around 3 ringgit. So kapag mag-free bus ako umaga hapon, makakatipid ako ng 6 ringgit araw-araw. Pero kung morning lang ako mag-free bus, so 3 ringgit na matitipid ko araw-araw. So tingnan natin, ano. Check ko muna yung sitwasyon pag kapawas. Although pwedeng luwag dito pagsakay natin, pero sa mga dadaanan pa niya na station, baka dumami yung tao, ano.
Okay, so malapit na tayo dun sa bus station. So, mga 50 meters lang yung bus station o yung bus stop pala sa office natin. So yakan-yakan. So, hindi ko naman ganun kainin. Hindi ko alam kung ano season niya dito sa'yo. Pero kung parehas lang ang Pilipinas, so kainin din niya. So flip ko lang yung camera mga kabaste, okay? So ayun mga kabaste, parating na yung bus natin. Blue line. So sakay tayo dyan. So magtataka kayo kung bakit hindi tayo doon sa pinanggalingan nating station kanina ng umaga bumaba, no? So napansin ko kasi yung blue line ay dadaan pala dito sa may Lulu Hypermart. So tamang-tama may mga kailangan akong bilhin. So bumaba muna ako dito at mag-grocery muna ako ng ilang mga gamit sa bahay, no? So okay na okay pala tong blue line. So sakay lang ako dito kapag kailangan ko din mag-grocery. So hindi ko na kailangan mag-trend. So napansin ko lang dun sa path pauwi ng blue line, dadaan siya sa heavily trafficked area. So kung late na at saka maulan, palagay ko medyo may hirapan matatagalan ako, no? So papakiramdaman ko yung sitwasyon paghapon kapag uuwi. So kung medyo matraffic, might as well mag-try na lang ako. So 3 ringgit lang naman, ano mga kabaste. So hanggang sa susunod na video mga kabaste, at salamat sa panonood. Sana may napupulot kayo dito sa mga video na ina-upload ko tungkol dito sa buhay ko dito sa Malaysia, no? So doon nga sa pupuntahan natin ang Lulu Hypermart. So merienda na din tayo dito, ano mga kabaste. Maraming salamat at hanggang sa susunod na video. So keep safe, God bless, and mabuhay tayo mga OFW. Peace out.